Magandang araw mga kasama. Ang pag-usapan natin ngayon mga kasama ay tungkol dito sa analytic troubleshooting. Ano ba itong analytic troubleshooting na ito? Ang analytic troubleshooting na ito ay isang paraan ng pag-troubleshoot para maipinpoint ng mabilisan ang dahilan ng isang problema mga kasama. But ano ba ang advantages nitong analytic troubleshooting na ito? Ang advantages nito ay mabilis na mahanap yung dahilan ng isang problema at hindi kailangan ng technical na knowledge ng problema at saka yung pinsala ay ma-minimize. Paano ba ito gagawin? Ito mga kasama, itong analytic troubleshooting na ito. Ang analytic troubleshooting na ito ay pwedeng gawin alamin lang yung what is and what is not. Ito lang mga kasama, hindi kailangan yung technical knowledge ng operation ng isang bagay mga kasama, kagaya ng electricity, hindi kailangan na alamin yung facts at mga theory nito. Kung sakali motor naman ang gusto nating i-troubleshoot, hindi kailangan na alamin yung operation at sanga theory nito. Sapat na itong what is ang what is not. Ano ba itong what is and what is not? Ang what is ang what is not ay alamin lang yung mga nangyari, yung mga pinalitan, yung history ng pagpalit ng mga partes, yung brand at yung mga iba-iba pa na nasa paligid na nangyayari mga kasama. Kagaya na lang yung nangyari sa akin nung isang linggo mga kasama. Nagtataka ako bakit hindi mapatay-patay yung isang ilaw namin sa bahay. Nagtataka ako kung bakit na ganyan ang nangyari. Kaya ginamitan ko siya ng analytic troubleshooting kasi hindi ko naman alam ang pagkukuryente. Kaya ang ginawa ko kasi natapat noon na may ginawa ako sa bubungan namin. Naglagay ako ng text screw. At yan lang ang isinaisip ko na natapat nung hindi mapatay-patay yung ilaw ay natapat na mayroon akong ginawa sa bubungan. At yan na ang what is and what is not. Kaya lang, yan lang ang iniisip ko kasi hindi ko naman alam ang itong facts and theory ng kuryente. Kaya ang ginawa ko, tinignan ko yung mga text screw kung saan sila napunta at doon nakita ko na may natamaan na wire. Kaya tinanggal ko lang, yan, naayos na yung problema. Pero kung electrician ang gagawa dyan, siyempre ang gagawin niya, siyempre alam niya yung facts and theory, kaya iba ang pag-troubleshoot na yan. Kaya siguro titignan niya yung switch. Pagkatapos siyempre gagamit siya ng mga tester at malalaman niya na papasok yung grounding na vocabulary sa kanya kasi ito ang dahilan nung ba't ganyan. Pero dito sa analytic troubleshooting ay hindi kailangan na alamin natin yung mga technical knowledge o theory niyan. Yung nangyayari lang mga kasama. Sige mga katari, i-apply ninyo sa iyong mga pang-araw-araw na gawain. Salamat. Thank you.